lug Dania, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasama ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesu Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo ang kagalang-galang at banal na kagalakan na ang araw nito ang dakilang kapistahan ni San Pedro at San Pablo. Pagbigyan mong masunod ng iyong sambayanan sa lahat ng larangan ang ipinamana ng pinagbuhatan ng simula ng reliyon sa apitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinimulang usigin ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng simbahan. Pinapugutan niya si Santiago'ng kapatid ni Juan. Nang makita niyang ito'y ikinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito noong pista ng tinapay na walang lebadura. Pagkadakip kay Pedro, ito'y ikinulong at pinabantayan
sa apat na pangkat ng tig-aapat na kawal. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng pista. Kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro. Samantala, siya'y taimtim na ipinananalangin ng simbahan. Gabi noon, si Pedro'y natutulog sa pagitan ng dalawang kawal. Gapos siya ng dalawang tanikala na may mga tanod pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Siya'y nakatakdang iharap ni Herodes sa bayan kinabukasan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at lumiwanag na mabuti sa silid piitan. Tinapik niya sa tagiliran si Pedro at ginising. Bumangon ka, dali! Uwi ka ng anghel. Pagdakay nakalag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. Magbigkis ka't magsuot ng panyapak, sabi ng anghel. Gayon nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, magbalabal ka't sumunod sa akin. Lumabas naman si Pedro at sumunod sa kanya. Ngunit hindi niya alam kung tunay ang nangyayari. Ang akala niya'y nananaginip lamang siya. Nakalampas sila sa una at pangalawang bantay. Nakarating sila sa pintuang bakal na labasan patungo sa lungsod. Ito'y kusang nabuksan at lumabas sila. Pagkaraan nila sa isang kalye, biglang nawala ang anghel. Naliwanagan ni Pedro ang nangyari, kaya't sinabi niya, ngayon ko natiyak na totoo palang lahat. Sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Hudyo na mangyayari sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sinda. Ang pagkadakila niya ay ihayag at ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos na wala sa akin ang lahat kong takot. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sinda. Nagalak ang aping umasa sa kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sinda. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinukupkup. Ang galing ng poon, hanaping masikap, iyaong nagtiwala sa kanya't nagligtas, ay maituturing na taong mapalad. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sinda. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, ako'y iaalay na
Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang lahat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na yaon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hintil ang salita. Naligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin sa kaniyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po tayo. Alleluia, 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 alleluia. Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal, nadaig ang kamatayan. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Pilipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propita. Kaya naman, kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas. Sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay pa
ihintulot sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Nazareno. Ngayon ay dakilang kapistahan ng mga dakilang apostol, San Pedro, unang Santo Papa, at si San Pablo, ang misyonero sa mga hintel. Ang atin pong mga pagbasa ngayon ay patungkol sa pamumuno ng simbahan at kung paano ang Diyos ay gumagawa ng paraan upang maipayag ang tunay na pagtayo ng sambayanan o panibagong sambayanan ng Diyos. Lalahanin po natin na ang unang sambayanan ng Diyos ay hinirang mula sa 12 tribo ng Israel na mula sa mga anak ni Jacob na naging Israel. Ngunit ang panibagong Israel ay kinukumpuni ng 12 na mga apostol. At ang 12 apostol ay nagsimula ng isang panibagong sambayanan ng Diyos. Hindi po madali kung paano ito nagsimula. Ang 12 apostol ay pinamunuan ni San Pedro na ang kanilang pakay ay hubugin at tipunin ang mga iba't ibang mga hindi panahubog at hindi natitipon na mga nananalig sa Diyos na tinatawag na mga remnants. Pero noong kanilang tinitipon na pagkatapos noong pagdating ng Espiritu Santo sa panahon ng Pentecostes, sinimula na nila ang pagpapangaral o pagpapahayag ng Ebanghelyo sa mga tao at doon sila inuusig. Kaya po sa ating unang pagbasa, sa mga gawa ng mga apostol, Kapitulo 12, versikulo 1 hanggang 11, itong si Herodes ay natutuwa siya kapag pinupuri siya ng mga Hudyo na yon ay pinakamalaking bahagi ng bayan ng Israel. At doon nakita niya na noong kanyang pinapugutan si Santiago na tuwa ang mga Hudyo, ay kanya namang hinuli at ikinulong si San Pedro. Ngunit sa kabila ng pagkulong ni Herodes na napakarami ang mga bantay at nakakadina pa, ang Panginoong Diyos ay nagpalaya din kay San Pedro na ibig sabihin walang makapagpigil sa kapangyarihan sa lupa, sa kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat ayon pa sa Salmo 33, versikulo 5, ang Diyos ang siyang nagligtas sa lahat ng mga nakakatakot at sindak na ginagawa ng mga kapangyarihan dito sa mundo. Pero si San Pablo ay nagpaalam na kay Timoteo ngayon sa palang pagbasa, sa palang sulat niya kay Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 6 hanggang 18, na natapos na ang kanyang misyon at handa na siyang tatanggap ng kuruna ng pagiging martir. At itong lahat ay siyang tunay na pagtanggap ni San Pedro sa kanyang pagiging pinuno at ni San Pablo sa kanyang pagpapahayag ng Ebanghelyo, siya rin ay magiging martir. Pero bago ito nagsimula, sa atin pong Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 16, verso 13 hanggang 19, ang ating Panginoon kasama ang 12 ng mga apostol ay pumunta sa lupain ng Caesarea ng Pilipos. Kung ating tingnan po ang geografiya ng Caesarea ng Pilipos, yun po ay sa kabila ay mayroong
luma na templo para sa diyosan ng mga Romano at mayroong palasyo para kay Caesar. At doon, nagtanong ang ating Panginoon, sino ba siya ayon sa mga tao? Kanya pong tinatanong kung ang mga tao ba ay naniniwala sa pamuno ni Caesar o dili kaya sa mga diyos-diyosin ng mga hintel. Kaya sinasabi sa ating Ebanghelyo ni San Pedro, versikulo 6, kapitulo 6, Ebanghelyo ni San Mateo, sinasabi niya, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Itong pagpahayag ni San Pedro ay siyang pagtitingin na ang kilos ng mga apostol o kaya ang sinasabi ng mga apostol ay hindi sa ganang sarili o sa kanilang tinatawag na pagkatao lamang. Na mayroong diwa o espiritu ng Diyos ang gumagabay sa kanilang sinasabi o sa kanilang ginagawa. Kaya sinasabi ng ating Panginoon kay San Pedro, mapalad ka, Simon, anak niyo na, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. Dahil lahat ay ginagabayan ng Diyos. Ang kanilang ginagawa ay para sa pagtayo ng pinibagong sambayanan ng Diyos. Ang panibagong Jerusalem, ang panibagong Israel, ang panibagong hinirang ng Diyos. Kaya sa pagsabi nito ni Pedro at sinagot naman ng Panginoon, mula sa kanya, itayo ang simbahan kaya siya ang nagiging unang Santo Papa. Kaya sinasabi niya kay Pedro sa versikulo 18, kapitulo 16, Ebanghelyo ni San Mateo, sinasabi niya, ikaw ay Pedro. Ito po ang salita pong Pedro sapagkat ang pangalan ni Simon ni Pedro ay Simon. Sinabi niya, ikaw ay Pedro. Ang Pedro po sa salitang Grego ay Petra o Petros, bato. Sa salitang Hebreo, kipas. Sinasabi, sa ibabaw ng batong ito, ibig sabihin siya ang bato na buhay, ay itatayo ang simbahan na hindi makapanaig ang kapangyarihan ng kamatayan. Ang kapangyarihan po ng kamatayan ay meron pong tatlong level. Ang unang level ay yung kapangyarihan ng Roman Empire na nagpapalaganap ng kamatayan sa maraming tao noon, sapo na ng ating Panginoon sa Israel. Ang pangalawang level ay ang level na kung saan ang kamatayan dahil sa pag-iral ng mga tinuturo ng mga namumuno ng templo at mga iskriba at mga saduceo na kakaiba at taliwas sa tinuturo ng tunay na buhay ayon sa kaharian ng Diyos. At ang pangatlong level ay ang tungkol sa paghahari ng kamatayan na pinamunuan ng demonyo. Na lahat na ito ay hindi makapanaig sapagkat ang kapangyarihan ng simbahan ay lampas pa sa kapangyarihan sa mundo, lampas pa sa mga pananaw ng mga ilang tao, lampas pa sa kapangyarihan ng dilim o ng kamatayan ng mga demonyo. Kaya sinasabi niya kay San Pedro, ang pinagbawal mo sa lupa ay pinagbawal sa langit. Ang pinuntulot sa lupa ay pahintulot sa langit. Ito yung kapangyarihan ng Santo Papa na tinatawag natin Petrine Privilege. At itong Petrine Privilege, ang ibig sabihin dito, kung ano ang napagpasyahan ng lahat ng mga lider ng simbahan at pinamunuan ng Santo Papa,
ay siyang magiging saligan ng lahat ng ating mga turo, doktrina, dogma, at iba pa mga bagay na malaga para sa ating buhay sa reliyon. Kaya itong ating mga pagbasa ay hindi lang patungkol kay San Pedro at San Pablo. Ito ay patungkol sa mga galaw at sa determinasyon, tunguhin at batayan ng ating pananampalatayang Kristiyano. Na sa pamumuno ng ating Santo Papa at sa pamagitan ng mga misyonero na nagpapahayag ng turo ng simbahan, at tayo ng mga buhay ng mga batos sa templo na buhay ang katawang mistiko na kung saan ang ulo ng ating Panginoon ay manatiling buhay dahil nakasandig, nakabatay ang pagkakaisa natin sa isang Santo Papa, sa isang Pedro sa panibagong panahon upang tayo'y maging tunay na Kristiyano na sa diwa at sa salita at sa lahat ng ating pagpahayag ng pananampalataya, ating ipahayag, tayo'y iisa na sambayanan ng Diyos, na nabubuhay sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo po tayo. Sumasampalataya po sa Diyos na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya kay Hesus Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, na nausunan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Doon mulang paririto at hukoms ng buhay at mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhayin muli ng matay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama nang may panampalatayang katulad kina San Pedro at San Pablo, nang panampalatayang katulad ng mangingisda kung kanino itinatag ang simbahan, at ng panampalataya ng guro ng napakaraming bansa. Atin pong itutugon, Panginoon, maging bato kanawa namin. Panginoon, maging bato kanawa namin. Ang Santo Papa Francisco, ang kahalili ni San Pedro, naway hawakan ang mga susi ng kaharian ng may karunungan at pag-ibig. Manalangin tayo. Panginoon, maging bato kanawa namin. Ang mga misyonero sa mga lupaing banyaga, naway magkaroon ng sigasig ni San Pablo sa paghahatid ng mabuting balita. Manalangin tayo. Panginoon, maging bato kanawa namin. Ang ating pananampalataya, naway mahalin natin at maging handang magbahagi nito sa iba. Manalangin tayo. Panginoon, maging bato kanawa namin. Ang mga nagdurusa dahil sa kanilang pananampalataya, naway makatagpo ng lakas sa dugong ibinuhos ng mga apostol. Manalangin tayo. Panginoon, maging bato kanawa namin. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Makapangyarihang Diyos at Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng paminang itong natitipon ayon sa panampalataya ng mga apostol at natutulungan ng kanilang pamagitan. Niling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Dalhin ang iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dahamba.
Katulad ng alimuyak ng insenso, umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Tumayo po tayo. Manalangin ni Kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming inihandog para sambahin ang ngalan mo ay patnubayan nawa ng panalangin ng mga apostol na magharap din nawa sa amin bilang mga nakatalaga sa iyo para ipagdiwang ang paghahain ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naman kapanginan, tunay marapat ni kaya aming pasalamatan. Nilub mong ngayoy aming ikinagalak na si San Pedro at San Pablo'y kapwa matapat sa panampalatayang inihayag at inilaganap. Binuo ni San Pedro ang sambay ng tinipon ng anak mong pinanaligan ng ilan sa Israel noon. Si San Pablo'y tagapagturo at tagapagpaliwanag sa iba't ibang mga tao na nais mong matawag. Silang dalaway mayroong magkaibang larangan sa paglilingkod kay Kristo sa isang sambayanan. Kapwa sila tinamo ng putong ng tagumpay na ngayon dinadakila ng buong sanlibutan. Kaya kaisa na mangyali si siawit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagugunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espirituing banal, makalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po tayo. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalas, pagkamatay at ng pagkabuhay niya, anak.
kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat ang narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalsalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pag-aisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming na himlay, na may pag-asang sila muling mabuhay ganil lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan may dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria, ni Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Pedro, ni San Pablo, ni San Roque, ni San Insuris, ni San Pedro, kalungsod lahat ng mga banal, na muhay tos daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagkukuri sa karangal mo sa pangitan niya anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa taguwili ng mga nagaling na utos, sa turo ni Jesus na pangin natin at Diyos ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang alan mo. Mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan tila'y sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghin mo ang pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa... Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Sinong makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Paghihirap, pakapighatian, pag-uusig, gutom o tabak, at kahit na ang kamatayan walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na isinugo niya ang kanyang anak. At kung sino man sa kanya'y sumampalataya ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. Walang hanggan. Sinong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Sinong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Paghihirap, pakapighatian, pag-uusig, gutom o tapak, at kahit na ang kamatayan walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay makapamuhay nawa bilang iyong sambay ng natili na itinuturo ng mga apostol sa paghati-hati ng tinapay, nagkakaisa, nagnamadamit isipan, at pinatatag ng iyong pangamahal sa mga ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa ng hanggan. Amen. Pangako sa katapatan, Santo Papa.
Diyos Ama makapangyarihan, Diyos Anak ng Katarungan, Diyos Espiritu Santo ng pag-ibig, hiling namin marapatin mong pakinggan ang aming pangako ng katapatan. Kami ang iyong mga anak na matibay na sumasampalataya sa iyong pagka-Diyos at walang hanggang pagpapala. Kinubos ng dugo ng anak, binubuhay at himayapos sa biyaya ng walang hanggang pag-ibig at pinanatili sa mundo sa pamagitan ng makapangyarihang pamagitan ni Maria, ang aming Reyna at Ina. Papuri sa iyo, O Diyos, papuri sa iyo, banal na Santatlo. Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat. At kay Pedro ang kaunahang magpayag ng tunay na malalim na pananalig at pagtitiwala, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na nabubuhay, at sa lahat ng kanyang kahalili, ipinapahayag namin ng may pandigan at kalakan, pinagpala ka, Simon Pedro, ang bato ng buhay na simbahan. Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Kay Francisco, aming Santo Papa, ang kahalili ni Kristo sa lupa, ang naritong ulo ng simbahan, labhas at guro ng lahat ng palataya, tagapagbantay ng tradisyon ng mga apostol, sa iyo, Papa Francisco, pinangako namin ang aming pag-ibig. Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Sa pinagtaas na pamuno ng simbahan, matapang tagapamuno ng bansa, ang nagsabuhay ng diwa ng ikalawang konsilyo Vaticano, tagapagtaguyod ng dangal ng banal na pagkapari. Sa iyo, Papa Francisco, pinako namin ang aming pagkamasunurin. Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Sa kanyang kabanalan ng Santo Papa ay walang pagod tagapagtanggol ng kabanalan ng tahanan ang di napapantayan ng anumang halaga ng buhay ng tao at ng dangal ng mga tao. Sa iyo, Papa Francisco, ipinangako namin ang aming pag-asa. Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Sa manamalas na tagapanguna ng buong Kristiyanuhan, ang di matitinag na tagapagturo, tagapamuno at ama ng lahat ng manampalataya, matatag sa katotohanan at di pagkunawaan, di susuko sa katatagan ng loob sa gitna ng panganib at pinakamaasahang tagapagpadala ng liwanag sa kaluluwa at kaaliwan. Sa iyo, Papa Francisco, ipinangako namin ang walang kamatayan naming katapatan at pagpupugay sa iyo bilang mga anak ngayon at magpasa walang hanggan. Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Maringal na pausbas sa kapistahan ni San Pedro San Pablo, sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyo kayo habang ginagawad ang kumasbas. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, nagpatibay ni inyong pagkaanib ng kanyang simbahan na itinayo sa ibabaw ng matatag na batos ang palataya ni San Pedro upang kayo magkaroon ng pananalig na walang hanggan. Amen. Pagkaluban nawa kayo ng Diyos na walang pamuhay sa mga akit ng kapwa-tao para mapalapit kay Iso Kristo na sinikapitro ni San Pablo sa na kapiling niyang magpasa walang hanggan. Amen. Amen. Ang mga susi ng langit na nasa pag-iingat ni San Pedro at ang salita ng Diyos na pinahiyag ni San Pablo, ang kanilang katapatan hanggang kamatayan at ang kanilang pagdalangin para sa iyong kapakanan ay mga tinawa sa kinamtan ni San Pedro, pakundangan sa kanyang pagkapako sa cross at pagtanggap ni San Pablo sa puruna ng buhay, pakundangan sa kanyang pagtitiis, mapugutan, iyon ay ang buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umaya kayo at taglayin sa inyong pag-alais ang diwa ni San Pedro at San Pablo. Amen.
Purihin po natin ang ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuko ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin.